Paglilinis na ang inaatupag ngayon ng ilang taga Rizal na binaha. Pero sa Antipolo po ay puspusan pa rin ang paghahanap sa mag-anak na nawala matapos anurin ng mudslide ang kanilang bahay. Balitang hatid ni Mariz Umali. Tulong-tulong ang mga rescuer na ito sa Sitio Upper Banaba, Barangay San Luis, Antipolo. Sa pagragasa kasi ng tubig, natangay hindi lang bahay ng pamilya Negro, kundi limang miyembro nito. Kaya halos ano lang po, parang 10 minutes lang po yung pangyayari. Biglang meron magasan tubig, tapos wala na. Wala na po sila. Pagtingin ko na may kalagyan, bukas po yun, nakita yung bahay na mami. Wala na po yung bahay. Ano na lang po, lupa na lang po, saka malalaking batid yung kumalit po na ginakayo ng bahay. Natagpo ang patay sa ilog sa lawaan ang labi ng isang taong gulang na pamangkin ni Iya na si Roan at nanay ni Roan na si Catherine. Tatlo pa ang hinahanap. Ang ina ni Iya na si Bernadette, bayaw na si Ray Ondes at walong taong gulang na pamangkin si Jocelyn. Natagpuan ang labi ng isa sa kanila sa ilalim ng isang tulay. Ayon sa mga rescuer, kinumpirma ng pamilya na sa isa sa mga kaanak nga nila ang bangkay. Di madali ang rescue operation lalo't mayat mayang malakas ang ulan. Nagputik lalo ang lupa kaya pahirapan ang pagpapagalaw sa malaking bato para malaman kung may natrap sa ilalim. Hirap yung ano sir, yung kalsada, yung daan. Very stiff. Ang estimated namin sir, nasa 75 to 80 meters mula doon sa ground zero hanggang dyan. In fact, yung bata, yung tinawag natin na 1-year-old maggot, is dito natin natagpuan. Nung natanggal ninyo, yung part ng bato na yon, may amoy. Yung amoy naman nung kanina, yung kaya, pero hindi natin ma-determine kung tao ba o patay ba na hayop. Maski ang chance natin is maliit na nandyan, ganun pa rin, kailan manigurado tayo. Kung lalakas talaga yung ulan nito sir ngayon, ihinto talaga natin. Ihinto natin. Dahil hindi natin pwede igambol yung buhay ng ating pong mga rescuer. Actually, dalawang araw na ito, pagod na rin yan. Pero dahil naiintindihan nila yung naramdaman rin sa mga biktima. Sa Barangay Hulo sa bayan ng Pililia, tuloy ang bumigay ang bahay na yan sa tindi ng pagragasa ng Pililia River, kasamang gumuho ang kusina at banyo. Mabutit nakalabas ang buong pamilya bago bumagsak sa ilog ang kanilang bahay. Sobra po, nakakatakot po. Maigi na lang po Araw po, hindi po gabi nangyari. Baka po kami dito, ubos ang pamilya namin po. Pasalamat po kami sa Panginoon. Gawa po ng bupa po ang pamilya namin. Wasak na pader at bitak-bitak na sahig na lang ang mababakas sa pinaghirapang tirahan. Sa hilerang ito, tatlong bahay ang gumuho, pati ang dike sa tapat nila. Sa ilang lugar sa Pililia, Rizal, bayanihan ang magkakapit-bahay sa pagsagip sa mga residenteng naipit sa lampastaong baha. Tumulong din sa pag-rescue ng mga kapitbahay sa Sitio Salamabuluhan si SK Kagawa Joshua Sanggalang. Kahit maging sila, natangayan ang buong bahay sa ilog. Inampas po yung bahay po namin. E di daan-daan na po siyang bumagsak. Ano mo, masakit po talaga Yung para pong feeling na tulalaan na lang po kayo kasi yung unti-unti namin pinundar. Yun nga po yung nangyari. Nanood po siya ng buo. May ilang negosyo po namin ma'am, nasa loob po ng rip. Malakas ang agos ng tubig sa barangay. Diyos ko, lulubog yata yung bahay namin. Nanang humupa, nag-iwan ang sangkatutak at matinding putik. Kinailangan na ngang gumamit ng payloader para malinis ito. Dahil din sa pagbaha, kaya naglilimas ngayon ng putik ang mga taga-baras. Ang tindahang ito naman, napuno ng mga motorsiklo na papa-repair matapos malubog sa baha. Napuruhan din ang kainta. Napakabilis ng pagtaas ng tubig. Baha na naman. Isa sa mga lugar na unang lumubog, ang kahabaan ng Imelda Avenue sa Barangay San Andres, kung saan naroon ang magkakatabing subdivision. Napakarami po nilang stranded. Ito po ang mga stranded sa Village East. Ayan, PWD, yung bata. Ano, bumaba yung iba sa inyo? Alala yan si nanay. Ayan o. Ayon sa lokal na pamahalaan ng kainta, napalala ang sitwasyon ng gumuho ang ilang bahagi ng mga bakod ng ilang subdivision dahil hindi kinaya ang rumaragas ng tubig mula sa Antipolo, kaya mabilis na tumaas ang tubig. Humupa na ang baha sa maraming lugar sa kainta.
Ang mga residente, abala na sa paglilinis ng bahay. Kwento ni Mang Jerry, hanggang tuhod lang daw ang baha na kanilang nararanasan nang una silang tumira rito noong 1980s. Pero habang lumilipas ang panahon, palalim daw ng palalim ang problemang baha. Pasok na rin dyan yung tubig sa amin. Gaano ba kataas? Diyan sa pader na yan? Yan. Ako, hanggang tenga nyo. Ano ang diskarte sa loob para ho makaraos? Eh, doon kami sa taas, tapos yung kalan namin, tinaas na lang namin para makapagluto lang. Ayon sa munisipyo, lubog lahat ang 7 barangay ng Kainta. Tinatanggap namin ng tubig galing bundok din at galing ibang bayan, tatawid sa aming creeks, at the same time, tinatanggap namin yung tubig na galing sa langit. So, the volume is really high. Nakatutok daw ngayon ang munisipyo sa mga programa para mapondohan ang pagpapagawa ng mga pumping station. At sila'y umaasang aalalayan din sila ng national government. Mariz Umali, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga Kapuso Abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.